Hello mga sangkay, welcome back to my channel. Ito po muling yung sangkay na si Sangkay Lons, muling nagbabalik. Kumusta? Kumusta kayong lahat? Sana nasa maayos na kalagay ng lahat. Mapadito sa Pilipinas or sa mga nasa ibang bansa, dobling ingat tayo, no? So mega, mega love shoutout sa inyong lahat. Sa Team Sangkay Original, Team Sangkay Sponsors, Team Kalingap, Kuya Val at Edna Kalingap Rob, sa lahat ng aking mga followers, supporters and subscribers, sa mga lolos, lolas, OFWs, and PWDs, mega, mega love shoutout sa inyong lahat. And of course, I love you all. Kumusta? Kumusta kayong lahat mga sangkay? Ngayong araw na ito, pag-usapan natin si ano, si Ma'am Luz. Nakita ko ito, merong latest upload si Professor Dude sa kay Ma'am Luz, no? Parang continuation ito nung unang upload nila, nung time na naglinis sila ng bahay, yung merong patay na aso na nasa loob ng bahay. So, kumuha ako ng video clips dito, ipapapanood ko sa inyo. Then, after natin mapanood, magbibigay ako ng opinion ko or kuro-kuro patungkol dito sa video na ito. Credit dito kay Professor Dudes. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe kay Professor Dudes, subscribe niyo po siya. Then, kung gusto niyo na mapanood ng buo itong video na ito, puntahan niyo po ang kanyang YouTube channel, no? So ito na yung video clips na aking kinuha. Panoorin natin mga sangkay. Malinis na dito. Maliwalas na. Maliwanag na. Kanina napakadilim. Kaganda ng bahay ni Ma'am Luz. Ito po ay courtesy po ni Kalinga Prab at ni Kuebal Santos na to. We love spring inside. So, we are prepared for the purpose of this coming. Nakalago ngayon ay laman ko sa iyo. Dapat palayasin mo yung lungkot na yun kasi kagala kang ipakilalang doon sa talagang pagkakataon yun. Bilang papalos ang matuwid at ang matuwid. Ang pantas na anak ay nakapagpapasaya sa ama. Ngunit ang mangmang na anak ay pasa ng kanyang ina. Normal naman si Ma'am Luz, makikita natin ano. Pansinin natin, ayos naman yung kanyang paliwanag at matuwid naman ang kanyang mga sinasabi. Kaya magkaroon tayo ng conclusion na maayos na si Ma'am Luz, hindi na siguro kailangan ng injection sa kanya. Siguro vitamins na lang at konting gamot para ma-maintain ang kanyang katinoan kasi minsan na meron siyang abot. May inaabot ng oras na meron siyang konting diferensya. Pero sa ngayon ay parang siya po ay may konting pagkulianin lang minsan. Minsan ay meron din mga tantrums. Pero ngayon alam natin, kahit tayo welcome na welcome dito lagi, mayroon siyang ayaw or taong ayaw niyang i-welcome dito sa bahay at hindi natin sila kasama ngayon, hindi niya nakita ngayon, kaya kami i-welcome, nakapasok, nagderecho po ako, nakapasok, naglinis kami dito at ayan, malinis na po. So yun mga sangkay, at tinapanood na yung video clips na aking kinuha doon sa video ni Professor Dudes. Gaya ng sabi ko kanina, ito yung continuation ng dating vlog ni Professor Dudes nung time na naglinis sila ng bahay. Kita natin no na ipinakita ni Professor Dudes na napaka-aliwalas ng bahay na ni Ma'am Luz. Maayos, mukhang mabango na ang amoy, ang simoy ng hangin doon. And lumitaw yung pagiging maganda yung bahay ni Ma'am Luz. Ang lawak ng bahay niya. Dapat lang talaga dito no na ganyan, malinis. Malinis yung bahay. Kasi para bagang masalimuot tingnan ang isang bahay kung maraming kalat at magulo at saka merong mga dumi. Hindi malinis, no? Maganda na ito, pinagtsatsagaan ni na Professor Dudes na puntahan si Ma'am Luz. And pansin natin, no? Si Ma'am Luz, teacher na teacher ang dating, no? The way na magpaliwanag siya, na mag-explain si Ma'am Luz, may intindihan natin, magigets natin ang kanyang sinasabi. Ganyan yung teacher. Kita natin na si Ma'am Luz mukhang matalino talaga itong taong to, no? Siguro yung mga estudyante niya dito dati, madaling makaka
madaling nakaka-catch up ng kanilang lessons dahil nga magaling magturo si Ma'am Luz, no? And bongga ha, walang take note, walang salamin si Ma'am Luz. Nababasa niya yung maliliit na yun na sulat sa Bible, nababasa niya. Talong-talo si Sangkay. Sa age ni Ma'am Luz, alam natin na ang tao pag nag tumuntong sa age na 40, nag-iiba na talaga yung ang tingin sa mata noon, nagkakaroon na ng problema. Pero si Ma'am Luz, ayos na ayos pa rin ang kanyang mata. Nakakapagbasa pa rin siya ng maayos doon sa ano, sa Bible. And yun pa yung ano, yung gaya ng sabi ni Professor Dudes, agree ako doon sa sinabi niya na si Ma'am Luz parang hindi na kailangan pa ng turok. Kasi based sa ano, sa observation natin, doon sa pakikinig na kanyang explanation, pansin natin na okay na ang pag-iisip ni Ma'am Luz. Okay na siya. Gaya ng sabi ni ano ni Professor Dudes, may time lang talaga na may mga tantrums si Ma'am Luz. Kinakailangan sakyan pagka meron siyang tantrums. Kinakailangan merong tao na makakaunawa sa kanya pagka yung time na yun darating sa kanya. No, at isa pa siguro, kaya lang ganun, nakakaganon si Ma'am Luz. Number one siguro talaga, yung pagkain. No, na ang isang tao once na malipasan ng gutom, na hindi makakain ng sa tamang oras ng kanyang pagkain, iiba. Sa case ni Ma'am Luz, madaling mag-shift yung utak niyan once na nalilipasan ng gutom, no? Kaya dapat alaga talaga dito si Ma'am Luz na laging may naka-ready sa kanya na pagkain on time para hindi malilipasan siya ng gutom, para hindi mag-shift yung utak niya sa iba, no? Yun pa yung sabi ni Professor Dudes na kailangan meron na lang siyang iti-take yung tinitake na gamot, hindi yung turok, which is agree din ako doon. Tingin ko kailangan niya na lang talaga ng titake na gamot unless na dapat ititake ni Ma'am Luz, kasi di ba maraming beses na hindi niya nilulunok, nilulunok lang niya yun, sumusunod lamang siya pagka si Boogie yung nagpapaano sa kanya, nagpapainom. Isa pa sa napaisip ako doon sa sinabi ni Professor Dudes na mayroon mga tao na ayaw ni Ma'am Luz, no, ayaw makita mga kasamahan yata nila. Kaya sabi niya nung pumasok sila, nakita ni Ma'am Luz na sila yung nandoon, may mga taong nire-recognize lang si Ma'am Luz. Siguro yun yung ano, no, yun yung reason kung bakit ayaw ni Ma'am Luz minsan lumabas. Pagka ayaw niya yung isang tao na nandoon sa bahay niya, hindi siya lalabas, no. So kailangan talaga ng ano, ng mahabang pasensya dito sa kay Ma'am Luz sa ganitong klaseng to. Kailangan talaga yung tao na tututok dyan sa kay Ma'am Luz. At sana lang, no, alam naman natin na si Boogie yung sinusunod ni Ma'am Luz. Sana bumalik na si Boogie, no. Magbalik na siya para alang-alang sa kagalingan ni Ma'am Luz, no. Para tuloy-tuloy yung improvement ng paggaling ni Ma'am Luz, no. So ito lang yung aking reaction tungkol dito sa video na ito, no. Na natuwa ako na ang ganda ng development sa kay Ma'am Luz. Ang ganda ng ipinapakita niya ngayon, maayos, matino ang kanyang pag-iisip. Siguro kailangan ni Ma'am Luz na merong, kasi doon siya nagiging maayos, nagiging active, nagiging masigla once na patungkol sa religion ang pinag-uusapan, patungkol sa Bible, no? Kailangan meron isang tao na yung magiging ka-body-body niya para lamang masunod yung gusto niya. Yung gusto niya na yung magbabasa lagi ng Bible, magpapaliwanag, and then yung mga praising songs na gusto niya. Maraming salamat mga Sangkay sa panonood dito sa aking reaction video na ito. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe kay Sangkay Lon, subscribe niyo na po ako. Click yung notification bell para updated kayo sa lahat ng mga videos na aking gagawin. Like and share itong video na ito mga Sangkay. No? So kita-kits tayo ulit sa susunod na video na aking gagawin. Ingat kayo sa ang dako ng mundo mag kinaroon. Paalam na mga Sangkay. Paalam.